Hello po sa ating mga kapasta dyan na nakaabang ngayon. Experience po ito ng tito ko noong namamasada pa siya ng tricycle. Boy po ang pangalan ng tito ko. Maayos at maganda na ang buhay ng tito ko ngayon. Pero palagi niyang nakukwento sa amin na noong araw na namamasada pa siya, umagang umaga daw ay nakapila na siya. Tapos pag uuwi siya ay magdidilim na. Meron daw kababalaghan na nangyari sa kanya noong pauwi na sana siya galing ng pasada. Magdidilim na daw noon at pauwi na talaga siya ng bahay nang biglang may babae pa raw na pumara sa gilid ng tulay. Ang pagkakalarawan pa nga ni tito ay bulaklaking duster daw ang damit. Baka daw walang masakyan yung babae kaya hinintuan ng tito ko. Ilang beses na tinanong ng tito ko kung saan bababa yung babae. Pero sumisenyas lang ito na diretso lang daw. Nung nandoon na sa tapat ng sementeryo, inulit pa ni tito yung tanong kung saan bababa yung babae. Pero nagulat ang tito ko nang walang pasabing tumalon yung babae habang umaandar ang tricycle. Sa pagkakataon na yun ay hindi na alam ni tito kung sinadya ba ng babae o ang akala ng babae ay pahinto na yung sasakyan. Kinabahan si tito, kaya huminto kaagad siya at tiningnan kung ayos lang ba yung babaeng tumalon. Kumakabog yung dibdib ni tito kasi baka daw napano na yung sa kanya. Pero laking gulat ulit ni tito nang hindi niya makita sa kalsada yung babaeng tumalon kasi baka nagkagalos daw at medyo mabilis ang andar ni tito. Madilim na daw ang paligid sa parte na yon at ang ilaw na lang ng sasakyan ang nagsisilbing liwanag. Nagtaka pa si tito kasi biglang nawala yung babae. Pero paglingon daw ni tito doon sa papasok sa sementeryo ay nandoon na yung babae at naglalakad papasok. Kinilabutan talaga ng matindi ang tito ko at sa takot ay sumakay siya at pinaharurot ng mabilis yung tricycle. Kaso, pakiramdam daw ng tito ko ay parang may mabigat sa loob ng tricycle. Hanggang sa hindi na alam ni tito ang sumunod na nangyari dahil na aksidente na siya bigla. Tumaob yung minamaneho niyang tricycle at eto pang nakakakilabot. Kasi hindi ba pinaharurot ni tito yung tricycle nang maramdaman niyang hindi pala tao yung naihatid niya sa sementeryo. Ang alam talaga ni tito ay nakaalis siya sa sementeryo bago pa siya maaksidente. Pero yung pinangyarihan ng aksidente ay dun pa rin sa tapat ng sementeryo, sa mismong binabaan ng babae. Walang nabangga si tito, kaya pati siya ay hindi malaman kung bakit humanto sa aksidente. Sa awa ng Diyos ay meron agad nakakita sa aksidente at nadala agad si tito sa pinakamalapit na ospital. Kasi kung nagkataon na hindi na idala si tito, ay maaaring maging sanhiyon ng pagkawala ni tito. Ang pinapaniwala ang dahilan ng aksidente ni tito ay yung babaeng sumakay sa kanya at bumaba sa sementeryo. Sa totoo lang po, ay hindi lang pala si tito ang naka-experience noon sa amin. Maraming taga sa amin ang umayon sa kwento ni tito. Kapag daw talaga madilim na sa gawin na yon, ay may pumapara daw o kaya naman ay bigla na lang daw bibigat ang sasakyan at maaksidente. Kaya nga daw dapat ay mabagal lang ang patakbo doon bilang pagrespeto. Matagal din bago nakarecover si tito. Simula noon ay hindi na siya bumalik ulit sa pamamasada. Kaya kapag nakakakita si tito ng mga namamasada ay pinapayuhan niya na bumusina doon sa tapat ng sementeryo at huwag raw magpapagabi sa daan. Hi Shadow Wavers, Paulina na lang po ang itawag niyo sa akin. Kwento ito ng papa ko na gusto ko ring ibahagi sa inyo. Ilang taon na pong namamasada si papa. Pero para sa kanya, ito yung nakakatakot na karanasan niya sa pamamasada. Driver po ng jeep ang papa ko. Siya yung namamasada ng mga gulay sa umaga
at idadala sa syudad. Punong-puno yung jeep niya ng iba't ibang klase ng gulay. Tapos kapag hapon na at pabalik na siya, dahil wala nang ang laman, ay doon na siya nagsasakay ng mga pasahero. Kaso po, dito po sa probinsya namin, pagbandang hapon, wala nang gaanong pasahero. Saktong umuulan pa ng araw na yon. Kaya inaasahan ni Papa na wala nang sasakay. Kwento pa ni Papa noong araw na yon ay may grupo daw ng mga tao ang pumara. Basang-basa ang lahat, halatang sobrang tagal nang naghihintay ng masasakyan. Meron silang pandong sa mga ulo. Kawawa nga din daw yung isang bata, parang nanginginig na daw sa lamig. Sa pagkakatanda pa ni Papa, mga anim sila, limang matatanda, tapos may isang bata. Nang makasakay na yung anim na pasahero, ay nagpasalamat pa kay Papa kasi wala daw humihinto sa kanila. Tinanong ni Papa kung saan galing ang mga ito. Sumagot naman daw ang isang matanda at sinabi yung pangalan ng isang resort. Ang ikinagulo ng isip ni Papa ay yung resort na sinabi ay matagal nang nakasara. Siguro daw ay may tiningnan lang doon kasi naka for sale na daw ang lugar na yon. Habang nagmamaneho si Papa, rinig na rinig niya pa daw yung pentuhan ng sakay niya. Tapos nagtatawanan pa daw ang mga ito. Panakanakang sumusulyap sa salamin si Papa para tingnan yung mga pasahero. Tapos doon niya napansin na nakapaalang ang sakay. Tapos yung iba, may suot naman na tsinelas pero walang kapartner. Kinausap naman si Papa ng pasahero nang malapit na doon sa isang waiting shed na magdahan-dahan sa pagmamaneho kasi madalas daw may naaaksidente doon, lalo pa't maulan at madulas ng daan. Binagala naman ni Papa ang takbo niya. Nang makalampas na siya doon sa waiting shed, ay nagtanong ulit si Papa kung saan bababa yung mga ito. Pero walang sumagot. Tumingin ulit si Papa sa mga pasahero kasi bigla silang tumahimik. Pagkakita ni Papa ay nanlaki daw ang mga mata niya kasi wala na pala siyang sakay na pasahero. Nanindig ang mga balahibo ni Papa. Sa puntong yon, alam na ni Papa na kaluluwa yung mga sakay niya. Alam ni Papa na may sakay siya at tandang-tanda niya pa na nagkukwentuhan pa ang mga ito. Pero imposible naman na bigla na lamang mawala na hindi pa humihinto ang jeep. Pagka-uwi ni Papa ay ikwinento niya kay Mama yung nangyari. Tapos kinagabihan, noon namin narinig na may naaksidente doon sa may waiting shed kung saan dumaan si Papa. Yung parting yon kung saan sinabihan siya ng mga sakay niya na maraming naaksidente sa lugar na yon. Inisip tuloy namin na siguro yung mga naisakay ni Papa ay biktima din ng aksidente. Hindi naman napahamak ang Papa ko at mukhang ginabayan pa nga siya ng mga ito para ligtas na makauwi sa amin si Papa. Isang magandang araw po sa inyo, sa ating mga listeners, narrators, at kapwa ko senders. Ito ay kwento lamang ng kaibigan kong konduktor sa isang provincial bus na kadalasan daw ang first trip nila ay madaling araw. Ako po si Martha at patago na lang daw po siya sa pangalang Lito. Nung mga unang araw sa trabaho ni Lito ay napapansin niyang palaging humihinto yung driver doon sa isang poste. Kahit wala namang waiting area o kaya naman ay kahit walang taong nakaabang doon. Mga ilang minutong hihinto doon, saka aandar ulit na kahit na yung mga sakay ay kinikilabutan dahil sa sobrang dilim sa labas. Tapos bigla na lang hihinto sa gilid na para bang may hinihintay yung driver. Hanggang sa tinanong na ni Lito kung bakit ginagawa yun ng driver. At ang sagot daw ng driver ay nagparamdam ng takot sa kaibigan ko. Meron daw matanda na palaging nakaabang at sumasakay dun sa bus. Pupwesto daw ito sa pinakadulo ng bus. Yun din ang dahilan kung bakit ilang minuto pang naghihintay
bago lumakad ang bus kasi mabagal daw ang lakad ng matanda. Hindi ko alam kung nakikita ba ng driver yung matanda, pero kwento ni Lito, kala din daw niya ay tinatakot lang siya. Pero nang silipin niya doon sa salamin sa itaas, ay may matandang sumakay at dahang-dahang naglalakad paupo sa pinakadulo ng bus. Ayon sa driver, yung matanda daw na sumasakay ay hindi alam na patay na ito. Kaya araw-araw ay sumasakay at inaasam na makarating sa destinasyon. Pagka naman daw may taong umuupo dun sa pwesto ng matanda, ay pinapalipat ni Lito sa ibang upuan. Parang dalawang kanto lang ang layo, ay hihinto na ulit yung bus kahit wala namang pumapara. Ang sabi ng driver ay doon daw palaging bumababa ang matanda. May mga nagsasabi na yung lugar na pinupuntahan ng matanda ay bahay ng anak nito. May mga driver din ng bus na nakakakita doon sa matanda. Pero ang iba dito ay hindi raw sinasakay. Yung bus na hindi nagsasakay ng matanda, madalas daw na uuwi sa aksidente. O kaya naman daw ay madalas masiraan ang sasakyan. Nasanay na din daw ang driver at saka ang konduktor sa ganung gawain. Mas mabuti na lang din daw na nag-iingat at nasisigurado kesa daw malagay sa aksidente at madama yung mga sakay. At ang experience daw ng driver sa pagmamaneho ay hindi pa naman daw na-aksidente ang bus na sinasakyan nila. Kaya wala naman daw dapat ikabahala ang mga pasahero. Kasi mukhang mas nagiging ligtas pangaraw ang biyahe. Alam ng mga regular na pasahero ang patungkol sa kwento. At ayon din daw sa mga ito, kapag humihinto daw yung bus, doon sa kanto na yon ay biglang dumudoble yung lamig sa loob. Nararamdaman din daw ng ibang presensya ng matanda, lalo na yung mga kalapit na upuan. Samantalang may ibang sakay din naman na nagsasabi na nakita nila yung matanda o kaya naman ay nakatabi nila. Kapag nandoon na daw sa ikalawang kanto, ay nararamdaman naman ng lahat na nawawala na yung lamig at kakaibang pakiramdam. Sinyalis na nakababa na raw yung matanda. Hello po ma'am, pwede po bang makapagbahagi ng kwento sa inyo? Hindi naman po ito sariling experience, pero galing po itong kwento na ito sa kakilala ng pamilya namin. Bali close friend po sila ng daddy ko. Ako nga po pala si Alisana ng Dagupan. Yung kakilala namin, ang business nila ay pagbabiyahe ng mga jeep. Nabanggit nila sa amin na plano nilang pabasbasan lahat ng jeep nila. Kasi ilang driver na raw ang nagkukwento sa kanila na doon sa isang jeep nila ay parang pinamamahayan daw ng mga multo. Ito yung mga naging experience ng driver doon. Yung isang driver ay kwento na may bigla na lang daw kumalabit, sabay sabing, "Bayad po." Pero pag abot ng kamay ng driver ay mararamdaman nitong malamig na kamay na humawak sa palad niya. Nagkatinginan lang daw ang mga sakay kasi wala naman daw palang magbabayad pa. Minsan daw ay may sisigaw ng "Para po!" boses ng bata. Ihinto naman daw sa pagmamaneho pero wala naman daw palang bababa. Nung una nagalit pa yung driver kasi baka daw may naloloko lang na pasahero. Pero napagkamalan patuloy na baliw yung driver. Ang delikado pa daw ay minsan may gumagalaw ng manibela. Ang kwento naman ng ibang driver ay nararamdaman nila na may humihinga sa gilid ng pisngi nila. Kaya ilang beses nang kamuntikang mabangga yung jeep. May ilang pasahero nga na umiiwas sa jeep na yon kasi maski pala yung mga sumasakay ay pinaglalaroan din ng multo. Hinihila yung buhok kaya naman ay sinisigawan. Kaya nagugulat na lamang ang mga sakay kapag biglang humihiyaw sa takot yung isang pasahero. Biglang mapapababa kahit wala pa dun sa lugar na pupuntahan.
may mga baguhang driver na hindi alam ang patungkol sa kwento na yon. Pero ang mga ito mismo ang nagsasabi ng experience nila matapos nilang ibiyahe yung jeep. Sabi nga nila, delikado sa mga sakay yung jeep kasi parang gusto ng multo na maaksidente yung sinasakyan. Sa una, ayaw maniwala na may-ari na kakilala namin. Pero nung marami ng driver na naka-experience ng kababalaghan, ay doon pa lang nila naisipan na pabasbasan. O kaya naman, ay ibenta na lamang yung jeep na yun. May matanda kasi na nangumbinsi sa kanila na kapag hindi pa raw napablessing yung jeep na yun, baka raw may malalapang mangyari. Ilang araw din na nailagak yung jeep na yun sa garahe na munti ka ng maaksidente dahil doon. May mga driver na doon mismo natutulog sa garahe at naririnig nila na may kumakalampag doon mismo sa jeep. Sabi pa ng isa, nakita niya raw na may batang dumudungaw doon. Ang nangyari po, pinabasbasan nila yung mga jeep nila at ibinenta naman yung jeep na may nagmumulto. Siguro para makasigurado na rin na wala na talaga yung multo. Baka daw lumipat pa sa ibang jeep yung multo. Dati naman daw kasi ay hindi minumulto ang jeep na yon. Ang alam ko, yung jeep nila dati ay nakabangga ng bata. Kaya ang hula ko po, talagang nagmumulto yung bata doon sa jeep na mismong nakasagasa sa kanya. Good day po ma'am and sir sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Maraming salamat kung ito man ay matanggap at mabasa ninyo. Noong bata ako, namamasadang tatay ko ng jeep. Umagang-umaga ay gigising na siya, tapos hapon na ang balik niya. Pero ito pong experience na nangyari ay noong may umarkila sa jeep namin, tapos si tatay din mismo ang nagmaneho. Madaling araw ang biyahe nila. Hindi ko alam yung event na pupuntahan ng mga nag-arkila, pero napuno yung sasakyan namin. Naaalala ko, nagising pa ako noon at nagpupumilit ako na sumama. Pero syempre, ang liit ko pa noon. Buti na lang din daw at hindi ako sinama. Kasi kung nagkataon, kasama po siguro ako sa napahamak. Doon daw sa may bandang Palayan City, ay may nagpaulan ng mga bato doon sa jeep. Talagang sunod-sunod na pinagbababato yung jeep. Ang hirap umilag kasi siksikan din sila sa jeep. Nagsisigawan na daw yung mga sakay ni tatay. Lahat talaga nagtataka kasi nandoon sila sa lugar kung saan walang masyadong tao kasi puro bukid ang paligid. Walang mga ilaw at saka madaling araw pa lang noon kaya imposibleng may mga taong nantrip sa kanila. Dahil nga nakabukas ang bintana ng jeep namin, ang daming sakay na natamaan. Sumigaw daw ang tatay ko na yumuko sila at dumapa para hindi matamaan ng bato. Mabilis na pinaandar ng tatay ko yung sasakyan kahit na may tumama ng bato sa gilid ng ulo niya. Nagdudugo talaga ito pero inisip niya yung kaligtasan ng mga sakay niya. Kailangan nilang makaalis sa lugar na yon. Halos lahat may tama, may sugat, may mga pasa. Mabuti na lang talaga at walang kasamang mga bata dahil kawawa talaga kung nagkataon. Nagsisiiyakan na nga doon sa loob ng jeep dahil walang may alam kung bakit nangyari yon. Yung tatay ko naman, medyo nahihilo na raw kasi medyo malakas ang pagkakatama ng bato. Pero kasi hindi sila pwedeng huminto hanggat may nambabato pa rin. Baka raw kasi may matamaan na mga sakay. Nung nandoon na sila sa parte kung saan may mga bahay-bahay na, ay doon lamang nakahinga ng maluwag ang lahat kasi doon din huminto yung pagbabato sa kanila. Inihinto saglit ni tata yung jeep at inanong kung ayos lang daw ba yung mga sakay. Kung may kailangan bang dalhin sa ospital, pero wala namang malalang pinsala. Pinakamalala pa nga yung sa tatay ko. Pero syempre, habang bumabiyahe, ay nandun pa rin ang takot at pagtataka sa nangyari.
sa tinagal-tagal na pamamasada ng tatay ko, ay noon lang daw yun nangyari. Tinanggal nila yung mga bato na pumasok sa loob ng jeep. Nang makita nila yung mga bato, eh parang mga bato daw ito na pinulot sa gilid ng ilog. Nag-usap-usap daw ang mga sakay kung merong kayang taong nantitrip sa kanila. Paano? Puro mga bukid yun at wala ngang bahay. Sino naman kaya yung taong mag-aabang dun para lang mambato ng sasakyan? Sabi pa raw nung isang sakay. Umuwi yung tatay ko na may mansa pang dugo ang damit niya. Kaya nag-hysterical lang mama ko kasi ang akala niya ay na-aksidente si tatay. Hindi pa rin naman niya maipaliwanag yung pangyayaring yun. Kung tao ba o kung ano yung nagpaulan ng bato sa kanila.